Kahapon June 30 ay naging laman sa bawat social media platforms ang aktual na kalagayan ni Chris Aquino sa Amerika, kasama ang dalawa niyang anak na sina Bimby at Josh. Hindi akalain ng netizens na ganoon kahabag-habag ang lagay nilang mag-iina kung saan kapwa sila naghuhugutan ng lakas sa isa't isa. Narito ang buong detalye. June 30 nang muli magparamdam sa social media si Chris Aquino nang idinetalye niya ang aktual nilang lagay mag-iina sa bansang Amerika, kung saan siya ay humahanap ng lunas para sa kanyang sari-saring karamdaman. Ang lalong ikinagulat ng marami ay nang isiwalat ni Chris na siya na may mahinang immunity sa sakit ay dinapuan din ng COVID-19. Pati ang dalawa niyang anak na sina Josh at Bimby ay tinamaan rin ng virus. Ayon kay Chris, ang dapuan siya ng COVID ay nangangahulugan ng ICU para sa tulad niyang immunocompromised. Ayon kay Chris, unang na-diagnose na positibo sa COVID si Josh na sinundan naman ni Bimby nito lamang ding Lunes, June 20. Kwento ni Chris, nurse took Josh's temperature, then they got antigen kits. Tested him first because he was unlike himself. Nasa kwarto raw si Chris sa second floor noong ipaalam sa kanya ng nurse na COVID positive si Josh. Nung una ay hindi niya agad naintindihan ang sinasabi sa kanya ng naturang nurse. Pero nang ipaliwanag sa kanya ni Bimby ang mga nangyayari ay naintindihan niya na raw iyon. Pinagsuot din siya ni Bimby ng face mask. Malungkot na kwento pa ni Chris. Gustong gusto niya sanang lapitan at yakapin si Josh. Pero dahil sa napakahina niyang immunity ay hindi iyon makabubuti sa kanya. Si Bimby naman ay delikado rin dahil sa pagkakaroon nito ng asthma. Agad-agad daw na lumikas si Chris at Bimby sa tinutuluyan nila at naiwan si Josh kasama ang tagapag-alaga na isang nurse. Ani Chris, my instinct was to go and hug Kuya, but everyone told me I needed to leave immediately and move to a hotel because I was severely immunocompromised and being COVID positive would mean ICU for me. Ayon kay Chris, masakit para sa kanya na iwanan doon si Josh. Gayunpaman, kailangan niya itong gawin dahil magdedelikado din si Bimby dahil ito'y may asthma. Ngunit sa kabila ng ginawa nilang pag-iwas ay tinamaan pa din ang bunso nitong si Bimby. Kalakip ng video clip na ito ni Chris ay ang kanyang mensahe para sa yumaon niyang kapatid na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Isa sa mensahe ni Chris sa kapatid ay ang tulungan siyang malagpasan ang napakatinding pagsubok na ito na ibinigay sa kanya. Para na rin daw sa kanyang dalawang anak na sina Josh at Bimby na tanging siya lamang ang inaasahan. Si Bimby ay 15 years old pa lamang habang si Josh naman ay may autism condition. Mensahe ni Chris kay Noynoy. Noy, help me please. These two only have me. Please help me survive this. Please. Sa kasalukuyan ay COVID-free na umano si Chris, gayunpaman ay kailangan niyang ipagpatuloy ang mga medical procedures para sa kanyang mga sakit. Sa huli ay nag-iwan din ng mensahe si Chris Aquino para sa lahat ng kanyang tagasubaybay, na lubos siyang nagpapasalamat sa lahat ng mga nanalangin sa agaran niyang paggaling. Ngunit sa mga mahihirap na pagdaraanan pa nilang mag-ina, ay nais daw muna ni Chris na sarilinin muna ito kasama ang mga taong nagmamahal sa kanya at hindi na daw muna niya ibabahagi sa social media. Promise, pag may good news ako, after thanking God and telling my sisters and my trusted friends, you will see a post from me in God's perfect timing. Pagkatapos ay sinigurado niya sa kanyang mga followers na this isn't a permanent goodbye. Ibalato niyo na lang hanggang malagpasan namin itong matinding pagsubok. Thank you for all your prayers. I am forever #grateful.